Araw po sa ating lahat. Ito naman yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. By the way, sa pag-subscribe po sa YouTube page po natin, sa youtube.com/MarkTolentinoLaw, nandiyan po yan sa baba, or sa pag-like and follow my Facebook page sa facebook.com/MarkTolentinoLaw. Nandiyan din po yan sa baba. Ang pag-uusapan po natin ngayon, ang tinatawag na 13th month pay. Itong 13th month pay, yun ang binabayad sa mga empleyado. Normally, binabayad ito sa mga amo sa kanilang mga empleyado June and December. But sa batas, ang mandatory talaga before December 24 of every year. Paano naman i-compute natin yung tinatawag na 13th month pay? 1/12 of your basic salary. Kasi 1/12, lahat ng salary mo from January hanggang December, i-add mo po lahat yan, divided by 12. Yun ang tinatawag na 13th month pay. But hindi kasama doon ang COLA. Hindi kasama ang overtime pay, ang holiday pay, night shift differential, premium pay, yung tinatawag na profit sharing, hindi kasama yun sa pag-compute ng 13th month pay. Ang kasama sa pag-compute ng 13th month pay, yung basic salary lang ng mga empleyado. Ang tanong dito, lahat ba ng empleyado entitled ng 13th month pay? Hindi po. Ang entitled ng 13th month pay, yung mga rank and file employees lang po yan. Hindi kasama ang mga supervisorial employees o yung mga managerial employees. Kasi ang purpose ng 13th month pay is to support yung mga ordinary employees panggastos tuwing Pasko, panggastos tuwing schedule ng pasukan, lalo June, kasi magbayad ang tuition ng mga ang kanilang mga anak. So support ito ng mga empleyado sa kanilang mga anak. Yun ang purpose talaga ng 13th month pay. Ang tanong dito, ang 13th month pay, same ba lang yan sa tinatawag na bonus, yung Christmas bonus? Hindi. Ang 13th month pay, mandatory. Ang Christmas bonus, optional or voluntary lang yan ng mga amo sa kanilang mga empleyado. Depende sa performance ng kanilang empleyado, depende sa kung may kita man ang mga amo. Yun ang bonus. From the word bonus, it's only optional. Ang mandatory, ito lang tinatawag na 13th month pay. But hindi lahat ng mga rank and file ang bibigyan ng 13th month pay. Dapat nag-render ka na ng services sa iyong amo at least 1 month in order for you to be entitled ng 13th month pay. Ito yung kaibigan ninyo, si Kuya Mark Tolentino. By the way, please subscribe me. Thank you, Paul.